Hello TV fam, welcome sa panibagong vlog. ABC Emo Toy. So guess what, nandito tayo ngayon sa Costco. Tingin tayo ng mga deals. June na kasi kami mag-grocery. So pumunta tayo dito sa Costco para medyo mas madami yung stock natin. Kailan natin yung container, yung pre-serve ka ng pagkain. Saan ulam? Wala ata dito na. Ganito? Oh, dinner. Yo, ay, yung puti lang. Kaya mag-dinner boy. Ah. Uy, dami ng ano, panlamig. Uy guys, Christmas na oh. Nagbebenta na sila ng mga Christmas decor dito sa Costco. Para Halloween, hindi po na Halloween. Oo nga. Baka meron din. Na-skip na nila yung Halloween. Tara, punta tayo sa kabila. Ayun oh, Christmas decors. Ayun, doon sa kabila may mga candies. What is this? No. Snack? No. Panda daw. Meron dito. Naghahanap kasi kami ng baon ni Clark. Yan na kasi ang bago naming problema ulit. Dito sa school niya, since public, kami na naghahanda ng baon. So yun yung dinaan namin dito sa Costco. Mag-pile up kami ng pwedeng baonin ni Clark sa snack at saka lunch. Ano yan? Otap? 4 gram sugar. Per piece? Yeah. Ikaw. Oh, sige, ikaw. Ito ba ang Madeline? Ilang sugar? Yeah. 10. Ang isang piraso? Oh, sige, yan na lang. Talagang kalaban natin sugar. So, iwas tayo sa sugar. Ooh. Ito ba? Ilang sugar? Si Chelsea kasi magbe-birthday eh. Kaya naghahanap ng cake eh. Best before September 20. Ah, Sunday? Hindi. Ay, oo. Naku, isa pa to. Pass tayo dito. Ano yan? Carrot? Carrot, no. Ang lakas mambudol. Mayroon dun Oreo muffin? Ano yun? Uy, bago to. Ayan, pwedeng baon yan. Matamis? Oo nga, masyado. Ano, matamis? Oreo muffin. Magkano yan? $11.99? Oreo or cookie chips ahoy? Chocolate chip. Cookie! Oreo! Pwede rin kayo kalso? Oreo! 16 grams per one muffin. Oh wow! Kuday, 16 grams. Para kang kumain ng 16 sachets. Ng sugar, yung ginagamit sa kape? Mark! Ito na yung hinahanap mo, bulgogi. Ayan o. Beef bulgogi, Korean barbecue, $22.99. Ayan na siya. Bata isa. Never bought this much meat. Oh, Mark, yan na ha. May bulgogi pa sa Costco. Tingnan nyo yung nakita namin. Cheeseburger flavored chips. Siyempre, dahil curious tayo, susubukan natin. Dahil nga magtatrabaho na tayo. Si Tito June at saka si Tito Jeff na yung naghahatid kay Clark. Ayan sila. Hello TV fam and welcome ulit sa panibagong vlog. So, today is currently Tuesday. It's September 24. Ang official start date natin sa trabaho natin is 25. So, kinabukasan, ito yung ating pinaka last day no ng walang work. So, gusto ko lang kayo isama sa mga ng pagpe-prepare natin bago tayo magtrabaho officially sa ating bagong company. So, few things that I would recommend. As early as now, ang ginagawa ko is alamin na natin yung outfit natin for tomorrow. Hindi yung bukas ka palang maghahanap ng susuotin mo. Diba sa Pilipinas, sanay tayo ng nag-a-iron? Plancha, ang tatawag nga nila, no? Pero kami nga, kasi dito, simula nung nag-move kami dito, in all honesty, hindi kami nag-a-iron ng clothes. Yung mga damit na binibili namin dito is yung mga no-iron clothes, lalo sa mga polo na kailangang suotin pag formal
And then, at the very most is, gumagamit kami ng handheld steamer. Hindi kami nag-a-iron talaga dito. Ewan ko sa kayo, nag-a-iron pa rin ba kayo dito sa Canada? I mean, binawasan na namin talaga yung things na pwede naming mabawasan dahil wala naman katulong dito, di ba? Talagang kayo-kayo lang ang magtutulungan. Kayong mag-asawa, yung mga anak nyo, sila-sila lang naman yung maaasahan nyo sa mga gawaing bahay. Talagang tinanggal na namin siya sa sistema namin, no? Hindi namin nag-a-iron ng clothes dito. Unless, ang pinaka-most na ginawa namin is nag-steam para at least mawala lang yung creases. Ginawa ko na ngayon, no? Na-prepare na natin yung ating susuotin for tomorrow. Chineck ko na rin yung shoes, no? Yung socks. Lahat niya naka-prepare na. All set na tayo bukas. Gawin mo is maliligo ka na lang. At saka, prepare mo na lang din pala yung mga dadalin mo. Ano ba yung mga bala kong dalin on my first day? On my first day, of course, magdadala ako ng bag ko. And then magdadala din ako ng notebook, no, kahit na hindi naman talaga siya needed. I still prefer na if I need to write something, you know, I have something to write on as a reminder. And then yung tumbler na gagamitin ko pa nag-work na. So nakahanda na rin 'yan. Ang laman ng bag natin would be yung phone natin, yung notebook natin, a pen, and then yung tumbler. And then that's it. I need to be at the office at 8:15 in the morning and then matatapos yung trabaho natin at 5 p.m. So, ganun yung magiging routine ko for the next 3 months. And then after 3 months, pwede na akong mag-apply for a hybrid schedule. And then tomorrow, isasama ko kayo sa first day ko sa office. Hopefully, makapag-vlog tayo kahit konti. Yun nga, kahapon nga, tinawagan na rin ako nung manager. And then, tinanong niya na ano yung plate number mo para na sa ganun magkaroon ka ng access sa parking. Request nga din niya na I know yung start mo is supposed to be 8:15. Pero sabi niya, I can meet you at 9 a.m. in the morning. I will be there 5 minutes early. Mga 8:55, I will be at the lobby na. And then, sabi niya nga, is just to give him a call. Para he will fetch me sa baba and, you know, he will start to show me around doon sa bit. And good morning, TV fam. So, today is the day that the Lord has made. No, so, today ang ating first day sa trabaho natin, sa panibago natin trabaho. Inaantay na lang natin sila Tita June kasi sila na yung maghahatid kay Clark papunta sa school. And then after noon, pupunta na tayo sa office. It's officially yung start natin sa trabaho, sa bago nating trabaho. Maraming salamat, no, sa mga sumama sa ating journey from the time na nag-quit tayo ng trabaho, gumawa tayo ng resume, nag-submit tayo ng resume, down to the interviews na mga nadaanan natin during the application process. To the point na nag-sign tayo ng offer. And today nga, no, ito rin culmination natin. Officially, magsa-start na tayo. It's our first day sa ating bagong trabaho. And hopefully, all goes well. Nung tinawagan nga pala ako ng manager, I think Monday, in-advise niya ako na do not bring lunch. Kasi nga sabi niya, the team will have a team lunch, no, to welcome para makilala daw yung team members at mga colleagues in an informal setting. So, magla-lunch nga kami with the entire team para makilala ko rin sila, no? Anong ginagawa nila, how long have they been, and then makilala din nila ako, bakit ako nag-join, no, dito sa company, and then ano yung mga potential background or experience ko. So, ikwento ko na lang yan sa inyo mamaya in more detail. Papasok na tayo in a few minutes. And then, magkita tayo ulit mamaya. Hi, TV fam. So, on the way na nga tayo sa office for the very first time. Ewan ko, siguro kahit kayo nararamdaman nyo to, no, sa mga sarili nyong experience na kung saan kakabahan ka talaga kahit naman. Pero magandang kaba yan kasi yung kaba na yan, it's a combination of excitement and just looking forward to change. I'm just really hoping, no, since dito na tayo nilid ni Lord, that yung magiging team natin
yung manager, I have really high hopes na maganda yung ating magiging experience. Ayan, nandito na tayo. So maghahanap tayo ng parking. Ang advice sa akin nung manager is to park tayo sa visitor parking. And then upon parking sa visitor parking, pasok muna daw tayo doon sa lobby. And aayusin yung access natin for parking space sa basement. Puno yung ano ah. Ah, hindi. Meron. Nagulat ako. Akala ko punong-puno. Hopefully makakuha tayo. Meron naman mga parking. Meron pa bang mas malapit? I guess this is the closest one. All right. Just in time. Oh. Nahulugan pa tayo ng ano. Kahanap tayo ng parking. Pasensya na at yung camera na gamit natin ngayon is yung phone na muna kasi hindi ko alam kung ano yung magiging restrictions at saka ano ba yung magiging setup. So hindi ko alam kung may privacy ba yung magiging desk natin sa opisina. It's currently 8:48. Ang intention natin is by around 8:52, no, in 4 minutes time, pupunta na tayo doon sa lobby and then we're gonna wait for the manager to meet us there para yeah, we could get this process going and started. So again, sabi ko nga kanina nung nag-drive tayo, no, meron talagang kasama siyang kabog ng dibdib, no, which I think is very normal naman dahil nga may kasamang halong excitement and hopes, no? Lagi naman tayo dyan, nag-hope tayo for the best na magiging maayos yung mga kasama natin sa opisina and that marami kang matututuhan, no, sa banibago mong trabaho at marami ka din mai-share sa mga existing experiences mo sa trabaho sa kanila na hopefully makatulong din sa processes nila. So, mamaya na lang ulit, no? Papasok na tayo. And then, update ko na lang kayo kung makakapag-vlog tayo sa loob. Just to show you kung ano yung magiging workplace environment natin in the next 3 months. And then, hopefully, after 3 months, maka-apply na tayo ng hybrid schedule sa ating bagong role sa company na to. So, it's, ano mga oras na? 10:14 a.m. So I got my ID and then magpa-park lang tayo doon sa basement para ma-secure natin yung employee parking. Good luck na lang sa atin, sana makakuha tayo kasi nung dumaan kami doon kanina as part of the tour, medyo it's packed. Wala akong nakitang available parking. So ito, may access na tayo. Sana makakuha tayo ng parking. Reserve. Ooh, what is this that I see? Yes! 17! Love it! Nakaswerte tayo. May nakita tayo isa. Ano ba talaga? Mga challenges ng mga first time or first day. Nakapag-park na tayo. Hopefully, tama yung parking natin. Kabit pala natin. Binigyan din pala tayo ng tag. So, kabit natin ito sa sasakyan natin. So, ikakabit daw yan doon lower right corner ng windshield. So, kabit na muna natin ito. Much, much later. Alright, TV fam. So, that officially concludes yung first day natin. It was, to be honest, it was a good start. Let's just put it that way. I met the team. And then, sabi ko nga sa inyo, we had lunch sa labas to welcome me officially as part of the team, which is a good sign. And so far so good, no? Yung mga nakasama kong colleagues, they're very friendly, which is one. In terms of sa job, ngayon medyo talaga medyo a lot of information dump, kaya medyo challenging in a way, but it's a good, very good experience. Medyo madilim. Okay, so success, no? Nakakuha na nga tayo ng parking. Sabi ko sa inyo, this is a very good experience for my first day. Very welcoming yung team. Close-knit, sabi nga nung dalawang manager. And
I left mga 5:10. Everyone was leaving at around 5. Ano pa ba masasabi natin? I also had time up until 5 p.m. kasama yung isang buyer too, who gave me the rundown of the projects na ginagawa niya, paano yung mga processes, ano yung kung saan nagsisave ng files, saan kumukuha ng files, paano mag-create ng mga files for bidding process, and all of those good stuff na pinag-usapan, no? So, very interesting. Overall, it was a good day, I would have to say. Maganda rin yung naging experience natin. And everyone was very welcoming. Nakuha din natin or nabigay din sa atin yung few processes on paano ba tayo sinisupport ng mga buyer ones sa ating projects. It's still a lot to digest, pero I know it would take time kasi sa lahat naman, no, sa lahat naman ng klase ng trabaho, meron tayong tinatawag na learning curve, no? Normally that would last, you know, 3 to 6 months para at least you can get your own process, no, doon sa existing process nung team. A lot of things to remember. Nag old school tayo, so pagdating naman natin, na-provide tayo ng notebook na ginamit natin. In terms of attire, I see people naman na casual, pero I think sa department namin medyo semi-formal naman sila, so I think I can make that work. Not so much on the formal side masyado. And yeah, tomorrow I have access na, mayroon na ring sticker yung sasakyan. Kakapag-park na tayo sa baba with no problem. I have my ID, nakapagpa-picture na rin tayo, which will be used sa ating profiles at Teams. So, ang difference nga pala from my previous work, Google platform yung ginagamit namin sa previous work ko. Now, balik tayo sa Microsoft, which is Teams, you know, Outlook, and all of that good stuff. So, yun lang. I just wanted to update everyone on about my first day in terms of break. Merong kaming lunch break for an hour, and then may break then in the morning, and then in the afternoon, 10 minutes each. I heard na yung iba, pinagko-compress nila yon. So, all in all, you have 1 hour and 20 minutes to use for lunch kasi yung iba ganun ang ginagawa. Although malapit lang tayo dito sa mismong work, no? Ay, kita mo traffic pa rin. Traffic kagad sa paglabas pa lang ng office. Which is interesting in a way kasi before, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, once tapos na yung work, you just shut off your computer and then nasa bahay ka na. You don't even have to travel and dress up. It's currently 5:21 na rin, ha? Medyo matagal din ang traffic dito sa... Although malapit lang tayo, pero may traffic pa rin ako naramdaman, ha? Any questions that you may have regarding sa... Ano ba yung mga na-experience nyo during the first day of work? Share nyo naman dyan sa baba. Ano ba yung mga na-experience nyo sa first day of work, naging maganda ba usually ang nagiging experience? Ano yung mga things na naging concerning sa inyo in a way? Natuwa ba kayo? Nalungkot ba kayo? No, but again, maraming salamat sa panonood ng ating previous vlogs and current vlogs. Nakakatawa naman. Tumusubaybay kayo sa aming munting channel. Ako'y nagagalak ng lubusan na nakikita kayo na nagda-like ng video, na natutuwa kayo sa mga topic natin, at saka nagko-comment kayo, no? Malaking bagay kasi yung mga comment nyo. Sa totoo lang, kasi para na rin akong may mga bagong kaibigan, no? Kung kahit na it's either nandito kayo sa Canada or nasa Pilipinas pa kayo, pagka nakakakita ako ng mga comments nyo para, at saka nanonood ako ng either mga videos nyo or yung vlogs nyo, nakakatuwa lang isipin na somewhat nakaka-relate ako sa mga ginagawa nyo kasi it's either pareho tayo ng sitwasyon or papunta pa lang kayo sa sitwasyon ko na nandito na nga sa Canada.
So again, maraming salamat sa panonood nyo. Kung napulot kayo sa ating video for today, please like the video, subscribe to the channel kung hindi pa kayo subscriber, and then hit the notification bell para nang sa ganun lagi kayong maging updated kung may mga bago kaming upload. Again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city